na okay na. Shows naman, kahit kulang pa sa tulog yan, lagay niya. Oh, actually, hindi naman okay na okay, pero hindi pa nagsisink in si daddy. Pero kasi, actually, sabi na talaga ng mga nakawala ng mga mahal sa buhay, habang tumatagal daw. Diba yung iba sabi, ay, makakalimutan mo na yun, pero hindi, ito baligtad daw. Ang masakit doon, habang tumatagal, doon daw mas naalala mo. Mas, knowing your daddy's girl. Daddy's girl. Alam, I dreaded this day since I was a kid. Nagparamdam na ba, Clau? As in, dumalo? Pero yung nasa regular room na tinanggal, in-intubate siya, so nung tinanggal na yung ano, yung tube niya. Pero may tube pa rin siya sa nose. Tapos, noong morning na yon, kasi ako natutulog sa ICU, tapos nalipat na siya sa regular na room. So, second day na yon. So, sabi ko pa, Dad, ginising ako ni Mommy, kasi doon ako natutulog eh, sabi ni Mommy, wake up kasi I think your dad's not doing okay. So, eh, yun nga. Pagka gising ko, sabi, Dad, I love you so much. Kasi hindi siya makasalita. Nakaano. Tapos, nag-bathroom lang ako. Nag-flatline na siya. Ayun yan, akong mabita na. So, ikaw yung huling nakausap niya? Huling nakausap. Nandun na pa talaga. Hanggang sa huli, one day lang ako nag-absent sa kanya. Pero on duty ako talaga. Sabi ko to sa mga anak, I'm sorry, kailangan ko talaga yung mga anak. Kailangan ko talaga batayin yung mga magulang ko. So balang araw alam nila na dapat ganyan ka honor your parents. May binilin ba siya, Clau, bago siya nawala? May request? Siyempre. Yun naman. Always sa lahat na makausap niya, pag dinanong talaga, yun ang sabi niya. I want to fly. Tapos sabi niya, I see the light. Tapos ako, Dad, what? It's okay. Tapos sabi niya, I'll open the light. Sabi niya, it's morning. Kasi mga 12 sa umpisa. So may nakikita talaga sila. Tapos sabi niya, Mama, ay, Mama niya. Pero nakita mong, Cloud, na happy face ba siya nung nawala or... Hindi ko na nakita. Flatline na siya. Pero peaceful. Peaceful. Niya naman. Pero, Clau, at gwapo pa rin. Ah. Pagkita ko talaga kay Tito, sabi ko talaga, gwapo naman ni Tito. Yung ilong niya, talagang taas na gano'n, ano, na gwapo. Ano ka naman na, at peace siya. At peace siya, lalo na rin. And, ay, ewan ko rin. And how old na si Tito? 82. So, Clau, sinabi mo kay mami mo yung parang last request ng daddy mo. Ah, alam siya pa ni mami. Me too. Okay. So, pero nagkita ko ba sa kanya? Kung sinabi niya na, yun ang wish ko sana magka, ano-ano. Sabi ko, Daddy, God's perfect time yan. Sabi ko, stop asking God. Kasi kung hindi rin naman yung mangyayari, hindi niya, kaya siguro hindi nangyayari. Kasi hindi niya gusto. Hindi talaga meant to be. Pero yun lang, nakakalungkot na sa huli talaga yung pagsisisi talaga. That you have to lose somebody sometimes. Parang ganun, di ba? Pero tignan mo, naayos lahat. So, I'm sure na happy siya. Pero mas direct to the point na tanong, after all this, syempre, di ba, syempre, magpapahinga ka, and all. Pahinga muna ako. Pero anong wish mo after nang pagtapos na lahat? Anong wish ko? Wala, hindi ko pa alam. Siguro, peace lang sa family. At pupunta ka na ng Stella. Oo. Kakanta na ulit kami. Kakanta na kami. Walang tipi si Juday, tawagan na natin. Oo, so, mag-concert na tayo. So, Clau, willing ka na maging bridge sa lahat? Ay, hindi pa rin. Ayoko. Masyado malaki. Kaya sabi nga, hey, that is perfect time. Kasi pagka is in control, walang makakapigil nun, di ba? Kailan, kung saan, at after this rest muna. One month. Bakasyon, matang magbabakasyon. Baka magbakasyon. Saan? Hindi ko pa, baka Japan. Ang mami mo, kumusta? Paano niya tinanggap yung gano'n? Siyempre, nagpapakasyong sa harapan namin, pero
na miss si daddy, 61 years, no joke yun ah. 61 years of togetherness. Wow, so ganun mas malang gunting pa. Tsaka bukas yung talagang unang kasal nila yung 7. Mm-hmm. Tapos November 23 na yun. Pero nang birthday pa siya ni Tito, di ba? Nung birthday niya, doon siya nag-collapse. Doon na. Sa party. So 82nd birthday niya, supposedly. Tapos yun yung pop-up. Alam mo, I don't know. Kasi... di ba glad? Diba yung kay Rico? Everyday, bago ako pag-disig ko, pag-alot ka doon talaga si Glad. You don't cope. You just have to. You just will go through it. Whatever happens. No choice. No choice. Yung pagiging strong. No choice rin. Mami, hindi ano, saan siya titira? With you or babay siya na sila? No, she has her own condo. Yung condo na pinili ko para sa kanya. So, gusto niya pa rin na, gusto pa rin niya doon. At saka, or kaya sa Subic. Kasi may bahay sa Subic. Oh, commercial. Kasi lang kumadaan. Kaya heritage, may malaking kusin ng boy. After what happened? Ayoko na sana magsalita. Yung nasa sa labas na lang. Oh, yeah. Pero pagaling na ba? Hindi pa masyado. Hindi, kagabilan. Ano sabi sa'yo ng horror? Di ba nakarap pa yung hand niya nung last time? Nakarap. Pero okay, oh, may buti natanggal na. Maga. Pero maga pa. Masakit pa. Masakit kasi ko. Nagano ba yan sa floor? Hindi ko naman. Ayoko talaga siya pag-usapan. Okay. I respect talaga sa'yo.